Okay, so good day everyone. And this is the chapter 2 of our lesson in introduction to programming. Okay, so the title of this lesson is Introduction to Computing, Programming and Debugging. Okay, so ano ba yung mga matutunan natin sa topic na ito? So, at the end of this chapter, you will be able to discuss the importance of computing. You will be able to do that. You will be able to understand the basics of programming and debugging. And you will be, at the end of this chapter, you will be able to familiarize programming IDEs. Yan yung mga matutunan nyo at the end of this chapter. Okay, so before we start, let us all pray in the name of Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ama, nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito na kami ay nagkatipon-tipon, nagkasama-sama upang mapag-aralan ang mga bagay tungkol sa teknolohiya. Bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa upang aming maisa puso at maisa buhay ang aming mga matutunan sa mga oras na ito. Ama, hiniling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Okay. Yan. So, bago tayo magsala, bigyan ko lang kayo ng konting trivia. So, pag sinabi natin, pagdating sa programming, kung someday, kung itutunguhin nyo ang field ng field kung saan kayo ay magpo-program or ano ba yung mga subject na pwede related sa programming. Kung kayo mag-IT, computer science, BSIS, Bachelor of Science in Information Technology, So, alam nyo ba na isa yan sa, akala nung iba, basta-basta lang yung mga courses na yan. So, hindi nyo ba, alam nyo ba na, yan ay isa sa pinakang isa sa mga courses kung saan or isa sa mga field kung saan merong magkakameron ka ng malaking salary. Bakit? Kasi kapag naging programmer ka so ang sweldo ng isang programmer sa US is kumikita siya ng 2,600 2,600 converted na sa peso, 2,600 per hour. Imagine, pag natuto ka mag-program, kikita ka ng 2,600 per hour. Then, compute nyo yun, 8 hours per day. Then, 8 times 2, you'll be able to makikita ka ng almost 16,000 a day. So, yan yung pwedeng maging salary ninyo kapag kapag ito yung kinuha niyong field. Pero nasa inyo pa rin yun if kung gusto niyo, kung ito yung pwede na isa sa maging choice niyo someday. Pero marami pa namang ibang field. Okay. So ayun, binigyan ko kayo ng konting idea kung ano yung possible na maging trabaho niyo kapag ito yung kinuha niyo na course. Okay. Ayan. So, start na tayo ng ating topic. So, before we start, before I explain everything about this term, computing. So, gusto ko kumuha kayo ng papel and ilagay nyo doon slide number 6. Then, pagkalagay nyo ng slide number 6, gusto ko in your own understanding, ilagay nyo kung ano yung computing. Kuha kayo ng papel, ilagay nyo sa papel, slide number 6, then define nyo yung computing. Sir, paano kung hindi namin alam? Okay lang. So, wild guess, in your own understanding, ano ba yung computing? Okay lang kahit hindi tama or basta may idea kayo about computing, ilagay nyo lang, i-post nyo yung video na ito, and then, pakidiscuss si computing. Okay, then,
Pagkatapos nyong i-discuss si computing sa inyong mga papel, pwede nyo nang i-play yung video. Ano? Okay. So, sabi ni Google, computing is the use of computers. Ayan. So, kapag sinabi daw computing, it is the use of computers. Sabi ni Google yan. Then, if you ask a dozen different computer scientists, you'll get a different answers, such as computing is fundamentally about information process. It focuses on developing applications for computers. It's all about shaping and framing computer-driven world. And it is any activity that uses computers. Ano? So, napansin nyo, kapag tinanong natin ang mga computer scientists, ano? Makakuha ka ng iba't ibang mga sagot sa kanila. And their answers ay nakabase yan kung ano yung kanilang fields of specialization. Ano? Ayan. So, sabi doon yung isa about information process, pag-process daw ng information. Yung isa, nakapokus daw siya sa pag-develop ng applications. Yung mga applications like, ano? Like Mobile Legends, mga ganun. It's all about shaping and framing computer-driven world and any activity that uses computers. Ano? So, yun yung definition nila sa computer. Okay, so computing at its broadest level, computing is defined as anything that involves computer in some way, from designing the physical components that make up a single device to designing massive system like the internet that use computing principles. Sabi dito, si computing daw ay anything involves computer in some way, sabi nga kanina. So, ito ay mag-start sa designing ng physical. Yung pag-design pa lamang ng physical components ng isang device, that is computing. Ano ba yung mga device? Example, computer. Ano ba yung mga components ng physical components ng computer? Hardwares, yung mga hardwares niyan, yung motherboard, yung mga nasa loob ng computer, yung pag-design nun, yung mga parts nun, yung mga components nun, that is computing na. Ano? Then, sabi dito, from designing the physical components that make up a single device, up to designing massive systems. Pag sinabing massive systems, those are application, mga softwares na nagamit natin. Yung pag-design ng mga software na yan, computing. Ano? Pag-design ng mga hardware, pag-design ng software, yan yung inatawag natin. Yan yung pinaka-definition ni computing. Okay? Gets? Lahat ng involved sa paggawa ng isang devices at paggawa ng isang software, computing yon. Ano? Okay? So, next. And then, so, conclusion natin. So, conclude ko lang kung ano ba yung computing. Ano? So, I conclude that computing is a massive field that touches almost every corner of modern society. Tandaan, ano? Lahat ang field that touches lahat ng corner ng modern society, that is computing. Ano? Yan yung pinakang conclusion natin. Okay. So, sana na-gets nyo si computing. Ano? Imagine without computing. Ano tayo ngayon? Ano? So, masyadong ano, kung walang computing, imagine kung hindi man develop itong mga itong modern society, what we are now, ano? So walang internet, walang computers. So pag magpapadala ng sulat ng mensahe sa mga mahal natin sa buhay na nasa malayo, matagal dumating. So unlike today na real time makakausap mo yung loved ones na nasa malayo with the use of the applications like Messenger, ano, real time yung video call, real time yung pagpadala ng message, ano? Yan. Okay. So now, gusto ko kuhain niyo ulit yung papel na kinuha niyo kanina, then lagay niyo slide number 9. So lagay niyo ano ba yung programming. Okay lang kahit wala kayong idea about this. Ano lang, guest lang. Ano? Yan, gigradean ko lang naman yan. Ilalagay ko lang naman yung iyong gawa na yan as your participation, okay? So, i-post nyo ulit yung video ngayon. And then,
After nyong i-post yung video ngayon, define nyo si programming in your own definition. Ano yung pagkaintindi ninyo? Yung current na knowledge nyo about programming. Post nyo yung video, ano? And then, ano? So, isama nyo na rin to, sagutin nyo na to. Can computer perform tasks without the instruction of humans? O, lagay nyo rin dyan sa slide number 9. Then, sagutin nyo yung tanong. Ano? Kaya ba mag-perform ng task ni computer without the instruction of humans? What do you think? Okay. Ayan. So, pagkatapos yung sagutan, ano? Play nyo ulit yung video. Okay. So, computer, kaya nyo ba mag-perform ng task? Definitely no. Ano? So, computer, hindi niya kaya mag-perform ng task without the instruction of humans. Tandaan nyo, lahat ng inagawa ni computer, those are instructed. Those activities na inagawa ni computer ay in-instruct yan ni humans. And, ang tawag doon, ano, kapag nag-instruct tayo, kapag nag-utos tayo kay computer to perform specific task, ang tawag doon is programming. Tandaan. So, programming is the act of creating instruction for a computer to carry out. Ano? Ah, okay. Ibig sabihin, pag nag-utos ako yung computer na mag-perform ng specific ng task, ang tawag pala doon is programming. Tandaan ha. So, mga instruction na yun, example niyan is add 5 and 3, fetch google.com, save my document. Yung mga nagawa natin kay computer, hindi niya kayang gawin yan kung hindi yan inutos ng isang tao na gawin. Tandaan. So, like for example, gusto mong gumamit ng calculator. Yan. Yung simpleng pag-click mo pala ang kay calculator, ano? Inutos siya ng isang tao na kapag pinundit itong app na ito, magbubukas siya. Then kapag nagbukas yung calculator, kapag naglagay na yan ng 5 and 3, pag mag-a-add yan ng 5 and 3, dapat ang sagot ay 8. Inutos lahat yan ng tao. Na ganito yung gagawin mo computer kapag may gumamit sa'yo. Ano? At ang tawag doon sa pag-utos kay computer, tandaan, programming. Ano? So, pag tayo nag-utos kay computer, yung ibang mga IT professionals, ang tawag doon sa time na nag-utos tayo kay computer is coding. Ano? Pareho lang yan, programming or coding. So, pag sinabing coding, yung writing command for a computer to perform. Or, yung inasulat natin naman na command na yon, ang tawag doon ay code. Tandaan, ha? Programming, pag nag-utos tayo, or coding. At yung inautos natin na command, ang tawag doon ay code. Sana malinaw, ano? Okay, so bigyan ko lang kayo ng mga programming vocabulary, ano? Para at least, kapag nag-discuss tayo in the near future, hindi na kayo malilito kung anong ibig sabihin nito. Pag sinatingin natin programs, yung program is collection of line of code that serves one or more overall function. Example, yan, ganito yung example ng instruction sa computer. Ano? Example, okay. So, ganyan pala pag-utos na kay computer. Example code ito ng Python. Later on, na-discuss, sabihin ko kung ano yung Python. Ano? So, ayan, ito yung sample code niya. And then, yung collection ng lahat ng code na yan, ang tawag doon ay program. Ha, malinaw. And then, line of code, pag sinabi naman natin line of code, yan yung isang line, isang linya ng instruction natin, o isang linya ng command. Ang tawag doon line of code. Kapag marami, lines of code. Kapag pinagsama-sama, programs. Ano? Okay, so another input is anything that we put into a program for it to work on, and then output is what the program give us in return. Ano? Example program ay ano? Ay Filmora or Photoshop or whatever. Multimedia editing apps, mga ganon. Example, ano ba yung mga app na familiar sa inyo? Siguro yung ano? Movie Maker. Alam niyo ba yung app na yun? Dito, example sa Movie Maker. Sa Movie Maker, example, naglagay ka ng image. Output ng image na yun ay video. Ano? So, paano nangyari yun? Siyempre, ang inutos mo kay ano?
may computer na gawin kapag gumagamit ng Movie Maker. Maglalagay si user ng ano, ng mga image and text, then ang output nun is video. Ano, example, input, image, pre-process through the use of the code, then magiging video. Example yun, input, image, output, video. Ayan, parang ganun, example, ano. Okay, another term, compiling is like reading over code looking for error in the way we've written it. Ano? So dito, compiling. Okay. So technical masyado, no. Pero kapag nagko-compile ka, ibig sabihin dito, inatingnan ko anong mga mali. Atingnan mo kung anong mali doon sa ginawa mo. Atingnan nung isang ano, atingnan nung iyong inagamit na pang-code, ano, kung may mali ba sa ginawa mo, ang tawag doon compiling. O later on, didiscuss ko yung syntax error. Ano? Ay, didiscuss ko na. Syntax error. Okay. So, parang sa ano, sa mga language ngayon, ano, syempre, meron tayong nasunod na ano, na rule. Then, kapag nagbalik ka sa rule na yun, dito, ang tawag dun ay syntax error. Ano? Kasi merong mga ano, like for example, sa English, kapag nag-wrong grammar ako sa English, di, mali yun. Error yun. So, pag sa programming naman, kapag nagkamali ako ng pag-code, ang tawag doon, syntax error. Ano? Gets? Sana na-gets. Ano? If you have any question, you can, ano, wala kayo, pwede nyo akong tanongin. Messenger, meron naman tayong, ano, meron naman tayong group, group chat. Ayun. So, dito naman, executing, ibig sabihin yan, is when the program is actually run. Pag pinag-aaral natin yung program natin, ano, like for example, meron akong program na calculator. Inopen ko si calculator, nagana na siya, executing yon. At ang mga possible na error doon, logic error. Ano? Pag sinabing logic error, mali yung output. Ang pinasok ko ay 1, ang gusto ko ay addition ng 1 and 2, so dapat ang sagot ay 3. Ay, shit, ang lumabas sa computer ay 4. Logic error yon. Yun yung mga na-experience natin na error. Kapag mali ang logic ng pagka-code. Gets? Sana na-gets, no? Okay. So, ayan. Ito na naman tayo. Kuha kayo ng ano? Kuha kayo ng papel. And then, lagay niyo slide number 13. Then, I want you to discuss or to define programming in your own definition. So, sa current knowledge niyo kung ano ba yung pagkaintindi niyo sa programming language, pause niyo ulit yung video na ito. Lagay niyo slide number 13. Okay. So, ayan. So, kung pagtapos yung sagutan, ano, discuss ko kung ano yung si programming language. May tanong na rin dito, isama nyo na rin, how to communicate to computers. Ano? Paano nga ba tayo mag-communicate sa computers? Kapag may idea kayo, sagutan nyo. Kung wala naman, then, lagay nyo lang, how to communicate computers. Lagay nyo, I have no idea, sir. Ayan, lagay nyo ka na. Okay. Ayan. So, paano nga ba tayo makikipag-communicate sa computer? O, syempre, sabi ko kanina, yung programming, nag-autos tayo. Yun yung time kung saan nag-autos tayo sa computer. Okay. Halimbawa, ako, gusto ko mag-autos sa inyo. Sabi ko, sabihin ko, kumuha kayo ng papel. And then, kukuha kayo ng papel. Bakit? Syempre, naiintindihan yung inuutos ko. I'm using our own language, which is the Filipino language. So, ginamit kayo Filipino language para mautusan kayo. Kasi alam kong naiintindihan nyo yun. So, ngayon dito sa computer, hindi naman kaya ni computer, hindi naman magagawa ni computer na gamitin ko Filipino language, maiintindihan niya yun, gagawin niya yung mga instructions mo. Hindi niya magagawa yun. Ano? Hindi niya maiintindihan yun. Halimbawa, computer, mamatay ka. Mamamatay ka si computer. O kaya, computer, i-search mo si ano, sa Google, search mo si mag-search ka sa Google about Naruto o mga ganun. Hindi gagawin ni computer yon kasi hindi niya naiintindihan si Filipino language. Ano? So dito yung programming language, ang ibig sabihin lang yan, ito yung mga language na inagamit natin para makapag-perform si computer ng task, para mautusan natin sa computer si computer. Ah, okay. So, meron din pala, sir, na inagamit na language para mautusan si computer. Yes, meron. At ang tawag doon ay programming language. Naintindihan? Ano? So, syempre, lahat naman ng language, meron niyang mga rules. May mga sinusunod tayo. At yan yung pag-aaralan natin dito. Ano? Kaya nga, introduction to programming.
So dito, we're going to introduce everything about programming, especially yung mga rules ng isang programming language. Ano? Ayan. So para makapag-utos tayo kay computer. Ano, hindi basta-basta nag-uutos kay computer, hindi lang basta-basta simpleng lang language yung ginagamit natin. So we're going to use programming language. Ano? So the term programming language usually refers to high-level language such as ito yung mga possible na pag-aralan natin ng mga programming language: JavaScript, C++, Java, PHP, C#, Python, etc. Ano, marami, there are thousands of programming language around the world. Ano? So pipili lang tayo ng mga basic programming language na magiging foundation nyo kung paskapa kung kukuwain kung pas in the near future piliin niyo na kuwain ang field ng ano ng IT. Okay. Ayan. So tandaan ha, 'yun yung mga example ng programming language na ginagamit natin para utusan si computer. Okay? Ayan. So sabi ko kanina, yung programming 'yun yung nag-uutos tayo kay computer, yung programming language 'yan naman yung time kung saan nag-aano tayo kay computer. Yung programming language, yan naman yung lengguwahe na ginagamit natin para utusan si computer. So, syempre, sometimes, pag nag-uutos tayo, ano, hindi naman sa lahat ng oras yung inuutos, yung gusto nating ipagawa kay computer, hindi naman sa lahat ng oras ginagawa niya yun ng tama. So, for example, meron siyang ginawang mali doon sa inuutos natin. Ano ba yung gagawin natin? Ano? So, ayan. So, how to solve errors in your program. Halimbawa, merong mali doon sa inuutos mo. Sa code mo, merong mali. Anong ginagawa natin? So, ayan. Diyan papasok si debugging. Ano? So, yung debugging, ito yung time kung saan ina-try mong ihanapin kung bakit yung iyong code or yung iyong program ay hindi man nag-behave sa gusto mo. Ayan. Tandaan ha. Yun yung debugging. If you're trying to find errors, or if you're trying to find why your code doesn't behave what you want, and then debugging yung gagawin natin. Malinaw, ayan. So I hope you have, I give you some facts, some ideas, ano, na makakatulong sa inyo pagdating sa programming. Okay, may mga basic debugging ako dito. So hindi nyo pa masyado mga gets to, pero I'll try my best. Malay nyo, para maintindihan nyo in some way. Ano? Okay, so dito, napansin niyo dito. May tinatawag kasi tayong print debugging. So dito, parang ano siya, mat code lang siya. Ito yung sample na code. Ito yan. So, for example, yung code ko, hindi man na hindi siya gumagana base sa gusto ko. So, ngayon, ang ginagawa natin dyan, naglalagay tayo ng print. Yung print, ibig sabihin, dito tayo nag-display ng output. Ano, halimbawa, gusto mo makita kung ano na yung result nung total mo based dun sa formula. Ano? So, maglalagay tayo ng print para makita natin yung result. Ayan, yan yung sample ng print debugging. Maglalagay tayo ng print para makita natin yung result ng isang sequence ng instruction. Para makita natin bakit nga ba siya nagkakamali, saan nga ba siya nagkakamali. So, mag-print ako nung total. Para malaman ko na, okay, so ganito na pala yung total. So, ibig sabihin, may kailangan akong baguhin kasi hindi siya naglalabas ng output. Hindi siya naglalabas ng tama base sa gusto ko. Ayun, example ng print debugging yan. Another example, scope debugging. Ano? So, dito may mga, ano ako, may mga ginamit ako ditong variable so which are A and B. So dito, gusto kong malaman ko ano na yung value ng A and B kasi maraming beses ko siyang ginamit. Ano? So para malaman ko yan, piprint ko si A and B. At ang tawag doon ay scope debugging. Ano? Kung gusto mong malaman kung ano na yung current state ng isang variable, ano? A and B. Kasi maraming beses mo siyang ginamit. Piprint mo siya para makita mo kung ano na yung ano niya, laman na value. Scope debugging yan. In the other one, ito masaya to. Ang tawag dito, rubber duck debugging. Yan yung form ng debugging where isang programmer ay nag-explain ng kanyang logic goals,
yung mga operations na gusto niya to an inanimate listener. Ano, to methodically step through the code. Ano, para ma-accomplish niya yung kanyang ginagawa, ano. So, nakakausap doon niya yung inanimate listener, ano, yung isang bagay na walang buhay. Like for example, rubber duck. Kapit mo yung rubber duck. You're holding the rubber duck while you're explaining yung gusto mong ma-accomplish no sa iyong code. And, syempre, yung mga sinasabi mo sa rubber duck, ano, habang sinasabi mo yung sa rubber duck, then, parang ano, syempre, marirealize mo, parang nag-iisip ka, parang ginagamit mo lang na kasangkapan si rubber duck para lang magets mo yung gusto mong mangyari. Ano? Ayun. Kaya tinawag siyang rubber duck. Kaya tinawag siya dito ng rubber duck debugging kasi you are talking to an inanimate listener para lang ma-accomplish mo yung gusto mo. Di ba ganun naman tayo? Kapag may mga gusto tayong ma-accomplish, we're going to think ano deeply. Parang ganun. Then dito, para hindi ka naman maging baliw na kausapin mo yung sarili mo, hindi kausapin mo yung ano, isang bagay na walang buhay. Ano? At alam niyo ba kung bakit siya tinawag na rubber duck debugging? So, kaya siya tinawag na rubber duck debugging ay, yan ay nanggaling sa, ano, this is where rubber duck debugging comes in. So, rubber duck debugging was introduced by the 1999 book, The Pragmatic Programmer. Ano? So, and it is refers to a programmer who carried around a rubber duck to which to explain problems. Ano? Yan. So, meron diyang ano, may isang programmer daw. Okay, so yung programmer na term, yan yung mga tawag sa mga nag-uuto sa computer. Sila yung mga nagagawa ng mga programs or ng mga applications. Ang tawag dun programmer. Tao yan, ha? Tandaan. So, dito, yan. So, doon sa Pragmatic Programmer na book, ano, meron daw programmer doon na may kapit na rubber duck. So, in-explain niya yung problem na yun. And by explaining things to the rubber duck, the programmer often found the solution. Ano? So, sabi dito, now it doesn't have to be a duck. So, para sa akin, it's my cat or whatever. My dog. My teddies. My teddy bears or whatever. Ano? So, when faced, dito ang pinakang point lang dito, kapag naharap tayo sa isang problem na mahirap solusyonan, try explaining it from scratch. Ano? Tandaan. Try explaining it from scratch. Isa-isayin nyo ulit. Simulan nyo sa una kung saan kayo nagkamali. Then, you'll often find the solution. Malinaw. Okay. So, that's it for this lesson. I hope. I'm sorry. Meron pa pala. So, last natin topic dito is the programming IDE. So, pag sinabi natin IDE, ang ibig sabihin yan, Integrated Development Environment. It is a high level application that programmer used in creating and editing computer programs. Ano? So kapag nagka-code tayo, 'di ba? Mag-code o magpo-program tayo, ako, programmer. O pag sinabing programmer, tao kung saan siya yung nag-uutos kay computer o siya yung gumagawa ng mga application. Ako, programmer, gagawa ako ng application. Gagawa ako ng program. Ano yung gagamitin kong application? 'Di ba? Syempre yung mga programmer may ginagamit din yung application, ano? Well, magkakode ako, gagawa ako ng website. Siyempre, or gagawa ako ng ano, ng Android app. Magagawa ako ng game. Mobile game. O, siyempre, may gagamitin akong application para makagawa ng game. At ang tawag sa ginagawa natin, sa mga applications na ginagamit, to create computer programs, or to edit or create computer programs, ang tawag dun ay IDE, or Integrated Development IDE. Ano? So, tandaan, yun yung mga ID. Example, bibigyan ko ng examples. Like, for example, ang programming language ko ay Java. Oh, programming language. So, sabi ko sa kanina, yun yung mga lingwahe kung saan, yun yung mga lingwahe ginagamit para mautusan sa computer. So, alam mo, magkocode ako, ang gamit kong programming language ay Java. Ano yung mga ID na pwede kong gamitin? Example, NetBeans, Eclipse, ano yung mga sinasabi ko? Yan yung mga IDE. Ano? Nung pwede natin gamitin sa Java. O halimbawa, gusto kong gumawa ng website. Ano yung mga IDE na possible kong gamitin? O pwede akong gumamit ng ano dyan? Ng Joomla,
ng Dreamweaver, or pwedeng gumamit ng Notepad++ or Sublime. Ayan yung mga IDE na facet na pwede. Ano? Then another example, halimbawa Python. Ano, so pwede akong Python yung language na gagamitin ko. So gagamit ako example ng PyGrade, ano, mobile ano yun. Spider, oh, mga ganun. O, halimbawa naman ano, C Sharp, yung programming language ay C Sharp. Ano yung mga possible na pwede kong gamitin na IDE? Yeah, Microsoft Visual Studio. Ayan. Ano yung mga sinasabi mo, sir? Ano? Okay, mag-alala. Meron kayong library work about that. I-upload ko na lang sa Google Classroom. Okay, I hope naintindihan nyo lahat ng mga diniscuss ko. So, this is the end of the chapter 1. Ano? Ito na, end of chapter 1 natin. Chapter 2, sorry. I'm sorry. Chapter 2 natin, which is all about computing, programming, and debugging. Okay, that's it. Thank you and God bless.